Nakikita kayo pagbaba mo kanina, ay vlogger ito ah. Kasi itong idol ko, hindi naman sinabi na vlogger ka. Sabi, bayar daw, taga Quezon City. Bayar? Oo. Oh. Kung sinabi lang sana na vlogger, ayun, pero ang cellphone ko, ganito ah. Oo, ganyan, pag ganyan daw ang cellphone, mayayaman. Kaya pag nasa bahay ako, nakikipanood lang ako sa anak ko. Anak, papahiram na ng cellphone mo. Kwentong, oh sir, anong mga learning mo dito sa pagsisibuyas? Para ano, hindi gayahin. Siguro ng, yung kapwa natin magsasaka, basta sige ano, lang na ay, sige. Ay sir, baba ka sir kasi nagmumukha akong masyadong... Siguro sa kapwa kong magsasaka na kung mapanood nyo yung video na ito is... Hindi tayo magsawa na magtanim. Tanim lang magsawa. Ng tanim, oo. Eh, siguro nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yun lang siguro, sir. Ang masasabi kasi, sir, natin. Kasi yung pinili mong profession daw ito ay profession of hope. Ayun. Umaasa ka na umaasa. Tutubo, na huwag mabagyo. Ayun. Tapos pag nakalusot, umaasa ka na may buyer. Ayun. Pag may buyer, umaasa ka na sana mataas ang presyo. Ang presyo. Yan yung ano eh. Totoo yun, sir. Totoo yun. Ang buhay talaga ng magsasaka sa talagang realidad na buhay. Ito. Mag-umpisa ka pa lang. Kumbaga, hindi mo alam kung saan yung patunguhan mo eh. Yun yung talagang buhay ng magsasaka. Climate change. Sa klima. Ugali ng isang farmer kung paano niya i-manage yung trabaho niya. Tama. Tapos, nandyan pa yung mga insekto na iikot-ikot sa tanim mo. Tapos, mag-ani ka na, presyo na naman. Eh, yung sweldo ng tao, naka-fix naman yan. Naka-fix. O, siguro, pag nakita na ay mapanood naman ito ng mga kinaukulan sa gobyerno, kung ano pa yung mas magandang gawin ng mga... Sino bang kinaukulan ang sinasabi mo kasi? Yung mga nasa Department of Agriculture. Ito matulong ang provincial agriculture hindi, office. Sa national naman. Kung ano yung makita nila na ikagaganda pa ng mga farmers. Ikagaganda pa. Ikagaganda pa eh. Siguro, salamat naman kung makita nito itong mga kasama natin sa taas na mas maganda pa. Ano pa yung pinakamagandang gawin nila? Kung ikaw tatanungin nila, ano daw ba ang magandang gawin yun para gumanda ang buhay ng diba, farmer? Diba, nung ano? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Nandyan palagi yung government support price, sir. Dapat. Sa presyo. Sa presyo, ha. Pag-control ng presyo. Oh, sa pag-control. Tataas man o bababa, nandyan yung government support na eto tayo, hindi tayo bababa ng gaya sa grains. Ang mais nasa 19, ang palay nasa 19. Hindi ka pwedeng bababa. Pwede kang tumaas, depende sa demand. Etong gulay, but last year sinasabi nila bakit na may gagawin. Sir, bakit nga ba hindi pwedeng i-control ang iba kasi ang gulay eh, 'di ba? Oh, naglalaro siya. Kasi hindi siya na store. Na-store, ay, na-store nga pala ang sibuyas. Sorry siya. Naman, sir. Oh, na-store yan. Na-store pala ang sibuyas. Napag-usapan noon yung ano yan eh, nung talagang control price nito. Okay. Oh, kaso nga lang, anong nangyari doon? Wala. Napag-usapan, hindi naman ginawa. Maniwala ka, mama. Oh, yan. Eh tayo ba, hindi ba mapapasama sa pinag-uusapan? Ay, hindi naman ito? Siguro, kahit na ilive mo yan. Tama naman yan eh. Hindi lang ako yung makinabang dito. Okay. The whole na farmer. Kasi, yun yung pinaka-debes, yung support price. Para yung support magsasaka, price. Pag nagtanim na siya, may anihin. More or less, alam na niya. More or less. Kahit patalo na yan, at least man nipis lang. Hindi yung totally huwag na... lang yung malugi. Talagang yun yung kailangan, sir. Support price. Kasi
kinakausap ko sa ang nebesihan. Ang gobyerno ba nagtatayo na mas maraming storage? Nagtatayo na, pero hindi pa nahabol. Nag-uumpisa pa lang. Okay. Itong promise sa Pilocosur, pagkatapos yan, meron na ulit susunod. Not only for onion purposes, but other vegetables. Like high value. Sa high value, lahat. Solanaceous, gourd family, yun. Para may kanya-kanyang chamber yan. Kasi different temperature ang kailangan. Yes, yes. Oo. Kahit din sa grains eh. Ang NFA, pag makita mo lang yung rice processing sa Dingras. Dingras? Sa may Dingras? Si Ilocos Norte. Ah, Ilocos Norte, Yung ano, ang plano dyan, yung pag ikaw farmer, iano muna sa NFA, mag-harvest ako, kukunin yung palay mo, diretso na sa processing. Kaya sana sa high value, meron ding ganyan na sistema na programa. Kasi magaling ngayon yung mga pinoopo ni Bongbong Marcos na mga ano nila sa baba ngayon. At saka kahit din sa taas, nandyan na. So sana nga, magbago rin yung pamumuhay ng magsasaka, sir. Sana kahit konti lang na-adjust ng buhay ng magsasaka, masaya na ako. Dahil buong magsasaka na sa Pilipinas. Oo. Oh, maniwala ka o hindi. Sa lawak ng area ng Pilipinas, hindi namin kayang pakainin ang kapwa namin Pilipino. Sa anong dahilan? Siguro tamad kami. Harap ka nga dito, sir. Para hindi side view. Siguro, hindi, mas maganda yung pa-side lang sana eh. Hindi, yun yung talagang challenge sa buhay ko eh, na bilang farmer. Para nakikita yung sibuyas mo maganda. Yun yung ano ko eh, yun yung talagang challenge na bakit. Pero sa Ilocos Region, 100, GG production tea rice, ma'am Mayra? 150%? Nga kita eh. Minsan ang Pangasinan kumukuha ng stock sa Ilocos eh. Talaga? Oo, sa rice. Ang Norte, 205% ang production nila sa rice. Hindi, malaki kasi population ng Pangasinan. Oo, oh, yun. Masyado malaki. Yung excess ng province of Norte and Sur, Dubong Metro Manila. Ano bang bagyo yung tinamaan noon ng Northern Luzon? Teka, yung biglang tumaas ng tumaas na naman noon. Last year. Hindi last year, previous year. Tinamaan ng Northern Luzon, tumaas bigla yung gulay sa Metro Manila. Iyon yung ano eh. Kaya nga siguro, more on Northern Luzon talaga ang nagsosupply ng mga gulay dyan. Central Luzon kung minsan naman hindi naman continuous yung ano ng Central Luzon. Purak Pampanga at saka ano. Kaya itong Northern Luzon, madalas ito nagsusupply. Lalo sa kan natin yun, sir, sa Ilocos Sur, number one tayo ng Region 1 in eggplant production. Eggplant? Oo. Yung mga eggplant natin dito sa Ilocos Sur, papunta pa sa Region 2. Cagayan, Sabela. Mangga. Region 3. Mangga. NCR. Region 3, oo. Sa mangga natin, sa mangga dito sa Ilocos. Sabi nila matamis ang mangga sa Zambales. Hindi sa Zambales, doon na sa Gimaras. May Gimaras. Mas maasim pala yung Gimaras kaysa sa Ilocano eh. Kasi may tagapulot dito eh. Sa Gimaras wala nang tagapulot. Hindi, kasi may mga proseso kami. Before na mamunga yung mangga namin, nandyan na naman yung high value namin. Nagbibigay siya ng mga inputs namin kung paano ayusin yung bunga ng mangga namin. Yan yung sikreto. Kaya mas matamis na ngayon yung mangga ng Ilocos kaysa sa Gimaras. Ang talo lang sa Ilocos, maitim yung buhangin natin dito kaya walang turista eh. Meron bang mga turista dito sa ano sa Ilocos area? Sa Pagudpud lang meron yata. Sa Pangasinan marami bang Panglinggayan, marami bang turista diyan? Sa Bulinaw at saka sa konti lang, hindi gaano, lalo na yung mga foreigner na nagbibigay ng foreign aid. Konti lang. Wala sila rito na. Wala nandoon, sabi. Sa baba. Makuha mo, sir.
Oh, sir, sir, ito na lang. Okay. Last message. Ano ba ang ano, okay, para may matutunan naman yung mga kapwa natin magsasaka. Para hindi puro blip-blip lang. No. Para hindi puro cut. Sir, ano ang mga importante na so, dapat gawin ng isang farmer para maging maganda yung tubo ng sibuyas, either the puti, the pula, or the shallot? Unang-una, sir, yung dedication mo na mag-farming is nandyan na. Dagdagan mo pa ng konting kalaman kung paano yung sistema sa pagtatanim para mataasan mo yung production. Okay. So, sa ngayon, sa mga output naman, siguro mas maganda na gagawa ng isang grupo, gaya ng ginagawa ng ibang bayan na nakikipag ano sila sa contractor sila sa contract growing. Growing. So yun siguro yung ako rin by next year ko contract growing kami. Contract growing kami together with NSCC para sabihin mo na ang Jollibee, pasensya na last year hindi ko na ulit. So siguro yun yung gawin natin na tayong mga farmer na lalo na itong sibuyas kasi hindi biro ito ang puhunan eh. Okay. Alam niyo naman mga kasibuyas yan na ang pagtatanim ng sibuyas talagang napaka gastos, madugo. Magastos, malaking gastos. Malaking talaga. Puhunan. So nandiyan yung ano natin eh, yung pagkakaisa na magtatanim tapos alam natin kung paano natin i-handle na wag yung kasi ang laban kasi ng mga farmer kung minsan eh na nag-sosolo lang, nagmamagaling sa kanyang gawa. Oo. So siguro gawin natin yung pag-iisa, pag-grupo. Oo. Dapat consolidate. Consolidate. Para meron kang volume, para meron kang ano tawag dito, economy of scale. Yan siguro. Para pag makipagkontrata kayo, pakinggan kayo ng kakontrata nyo kasi alam nila na kaya nyo magbigay. I-provide yung I-provide yung kailangan nila. Yan siguro ang ano. And at the same time naman, sa sabi mo nga, sa side ng gobyerno. Nasa taas na gobyerno na dapat nakala, may government support price. Yung, gugwardyahan yung presyo. Presyo, opo. Para yun hindi naman siguro tayo mukhang kontrabida na naman. Hindi naman. Hindi. Tutulong tayo sa mga ano yan. Tutulong tayo kahit din sa gobyerno. Tutulong everybody happy. Kailangan magtulungan talaga. Magtulungan. Nakikita natin yung problema. Hindi tayo nagki-criticize. Magtulungan tayo. Walang criticism mo yan. Tamang proseso. Talagang kailangan din. Kakibat natin yung gobyerno. Kung walang gobyerno, walang tao. Tama. Ayan ha, malinaw. Salamat po. Ito po, Bong Alibin. Yung tamang land preparation, yung ano talagang kulang sa lupa, dapat ilagay muna bago magtanim. Yung proper sowing, kasi may technology, yan. Katulad yung si Arthur ngayon, meron siyang bagong teknolohiya. Displow. Na nakuha na sa mga, ewan ko lang, kung galing sa kanya o whatsoever. Kung saan-saan. Okay. Kung saan-saan ko kinukuha yung idea ko eh. Sa kaya, YouTube, kung minsan. Oh, kaya gumanda yung mga percentage of sowing niya. Uh-huh. Kasi mahal ang buto, dapat 99% mag-germination mo. Sir, ano matanong ko, ano ba ang ano mo, direct seeding ka ba or transplanting? Transplanting. 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 Kasi yung teknolohiya niya sa sowing meron nagkakaiba sa mga farmer natin. So kailangan ito consolidate sa land prep at saka yung sowing. Sowing sa pag sa pag-prepare ng mga seedling beds at saka ano, talagang dapat bihasa ka dyan kasi madugo ang puhunan dito. Pwede rin tayo magturo kung sakali kailangan din nila. Yun naman. Sa akin, masaya na ako na maturuan ko yung kapwa ko Pilipino. Kapwa ko magsasaka, masaya na ako doon. Di bali, mas mayaman sila kaysa sa akin, okay lang. Yung idea na pinagyamanan nila, nagaling sa iyo. Nagaling sa akin. Meron na, nagawa ko, yung kaibigan ko. Direkta na siya na ngayon na may mga na, may mga kagamitan na na may 10-wheeler at saka ano, eh ako mga elf na luma na, tora-tora. Pero masaya tayo. Boss naman ang tawag sa atin. Kahit pa paano. Salamat po! Sir, thank you. Okay, so na-discuss natin kay Sir June, kasama si Sir June yung
land preparation para the seedbed, no? Hmm. Importante para doon sa pagpapatubo ng bini. Maliban doon, sir. Yung right days of yung seedlings natin for transplanting, kailangan yung tamang edad para mas maganda. Mm. Ano ba yung tamang edad, sir? Kasi karamihan dito kung maganda na yung seedlings mo, lalo yung sibuyas, hanggang 28 to 35 days after sowing. After sowing. Yun, ang isang pinakamaganda na kita namin for transplanting. After that, yung land preparation mo talagang maganda. Oh, para sa field naman, sa field taniman. Oh. Sa taniman. So, kailangan natin kung baguhan ka, kailangan yung malaman mo kung anong pinaka nutrients. pH muna, okay. pH of the soil para alam mo kung ano yung kailangan na ilalagay mo. Mm-hmm. Yun ang pangalawa. Then, after that, magtanim ka na, the right application kung ano yung kinakailangan mo na abono. Mm-hmm. Yan. O mga liquid fertilizer. Mm-hmm. Yun. Sir Tito, dito sa onion, conventional farming pa rin ito? Walang, hindi siya organic? Karamihan na dito, sir. Mix na yan. Mix yan? Oo. Okay. Kasi karamihan sila yung mga tain ng manok. Tain ng mga baka or whatsoever na animal waste except yung cat and dog. So, okay. Pwede nang ilagay nila doon as basal. At saka yung carbonized shell. Okay. Natuto na sila. Nagluto na. Oo. Para makita nila ang kagandahan na yung lupa. O, katulad yung mga pagtataniman ng sibuyas, hindi kailangan ng kanyang clay soil. Kailangan sandy loam. Kagaya nito? O, katulad dito. O, sir. So, kailangan mo malaman ang right time of application yung mga pulyar. Kung kailangan na mag-ano ka ng pesticide, kailangan na malaman mo kung kailan ka maglalagay ng mga trap para hindi ka masyadong gagamit ng chemicals. Po. Okay. So, in terms of fertilization, sir, aside from basal, normally, ano yung mga kailangan? Kailan mag, ano yung mga stages of the plant na kailangan mo mag-fertilize? Pag nakita mo na medyo mahina na after 15 days yung transplant mo, yun, lalagyan mo kung anong kailangan niya. Okay. Normally yun, after 15 days, ano po yung nutrients na kailangan ng halaman? After, at that vegetative stage, mostly nitrogen pa. Ang kailangan natin. Okay. Oh, sa mga iba, kasi alam nila how to ferment their need. Yes. So, magpe-ferment nila ng fermented plant juice. Yes. Kangkong or alugbati or whatsoever rich in nitrogen. Okay. Yun ang ginagamit nila. Okay. Yung talagang masisipag na parang natin. Yeah. Kasi na, may trabaho involved doon. May trabaho involved yan. So, yun. And then, so 15 days, after that, ano po yung next? Makikita mo naman yung vegetative stage mo kung okay. Ano mo na yan, normal lang na patubigan sa ano yan. Pag 30 days, makita mo na medyo hindi na ano yung leaves yan, yan ka na naman. Anong ilalagay naman na after 30 nitrogen days? Pa rin. Nitrogen pa rin? Opo. Okay. So, after sa 45 to 60 days, yung pang bulb formation na. Anong fertilizer po yan? Yung rich in potassium. Potassium na. Okay. Yan ang kailangan yan. So, kung masipag sila, yan na naman ang gagamitin na extract seaweeds. Seaweeds naman. Yan, potassium. Potassium. And then, that's, ano na po yun, ano? 45 to 60 days? 60? Yung 60 days 60? Up na yan, yung bulb formation talaga. Oo. May fertilization pa doon after 60 days? Wala na po. Yun ang maghihintay ka na. Yun ang ano mo, hanggang 90 days na. Hanggang 90 days, then harvest. Mm-hmm. Okay, sir. In terms of insecticide. Red and white. Red and white yun. So, shallot? Sa shallot, iba naman. Yung bulb ang ano mo yan, 55 days, nag-harvest ka na yan eh. Nauna na? Nauna na yan. Ah, okay. Kung,
F1 seeds, yun, ng abot ng 90 days yan. Mm-hmm. So sa shallots, importante na green pa yung stock, yung tangkay, yung dahon. Yung pang green harvest, straight pa yung tangkay yan. Uh-huh. Yung pang bulb lang, ano, yung tangkay yan magtutumba para mature. So may shallots din na gusto nila pang bulb? Bulb. Meron din? Oh, yung green harvest na sinasabi yan. Okay. Yung pati yung tangkay-tangkayinin. Oo, so yun yung green na green. Pero yung iba, gusto nila magmamature din yung bulb niya. Yun ang magbababa. So it's the same yan with the white and red na hihintay mo munang matumba before mo siya, that's the time na pwede siyang i-harvest. Makikita mo na. Pero pag gusto mo na ano, i-extend pa yung 90 days, lagyan mo konti ng urea, patubigan, para yung tangkay straight pa rin yan. Straight pa? Oo. Ang advantage nun, lalaki yung bulb? Lalaki, pero iabot mo ng presyo yan kung sakali. Kung hindi timing ang presyo, pwede mong i-delay? Delay po. By putting nitrogen? Nitrogen, saka tubig. Yeah. Pero pag, ano, pag nag-delay ka, sir, up to when mo siya pwedeng i-prolong? Pwedeng 10 to 15 days. 10 to 15 days. By that time, posibleng magbago ang presyo in 10 to 15 days. So, kagaya ngayon, sir, mukhang mura, pero ang projection nyo, tataas. Tataas yan, sir. Tataas. Kasi nga, yung ibang area, like Nueva Ecija, Pangasinan, nasira. Sira na. Yung mga onions nila because of harabas or yung armyworm. Armyworm. Opo. Okay. Sir, going back, na-discuss natin yung harabas or armyworm. Aside from that, ano yung mga peste na kalaban na umaatake sa sibuyas? Yung mga white flies. Yeah. White flies. Mm. Ano trips. Pong, trips. Okay. Yeah. Ano pong pamintain dyan? Kung talagang farmer na ano ka, knowledgeable ka, lahat ng entrance yung mga yan, lagyan mo lang trap. Trap. Oo. Yung kagaya ng pinakita nyo kanina na may yellow and blue. Opo. Okay, lahat ng yung paligid niya. Paligid, oo. Huwag mong lagyan sa gitna. Sa gitna, kasi parang ina-attract mo sila papunta doon. Sa gitna, oo. Dapat sa labas, sa labas talaga. Oo. Okay. So, aside from that, harabas. Ano, may cure ba tayo sa harabas yan? Meron po. Dahil yung adult yan, na-attract yung kwan, yung trap. Ah, doon din? Oo. Sa trap din? Kaya yung harabas, pag hindi na nakapunta dyan, na-trap mo na dito, hindi na nangingitlog. Oh, hindi na nag-ano yung kwan. Kaya before that na mag-cycle ang egg niya, matrap mo na doon. Matrap mo muna. So it's more on prevention pa rin. Prevention. Tama rather po. Than curing. Ginagamot mo siya, kinu-cure mo siya. Napatang. Any other pests and diseases, sir, na kailangan alam ng farmer? Leaf miner, thrips, cutworm, armyworm, white flies. Yun ang karamihan. Yan na yan. Oo. Okay. So, ang sinabi nyo, basically, more on the organic farming, no? When is the time to use synthetic? Kung makita mo na paikot-ikot ka naman yan eh. Kung makita mo na grabe na. Grabe talaga. Yun. Gagamit ka ng contact or systemic na. Oo. What is, ano, paano malalaman na grabe na, sir? Pag-ikot mo, pag every meter, tignan mo kung ilan ang damage. Ah. Yun. Meron ka dito 1 meter, sa paligid mo, sa gitna, 5 area na kunan mo yung sample mo. Oh. Then that's the time. That's the time. Oh. Pero kung wala pang masyado na makikita mo na doon yung trap mo na marami talaga, doon na na-trap lahat ng pest na pupunta sila doon. Okay. Again, ang keyword doon ay prevention. Prevention. The prevention. Best. Okay, sir. Na-discuss natin yung fertilization, pests and diseases, and management. Ang watering, tuwing kailan yan? Depende sa water. Soil natin. Sa soil? Makikita mo naman nung lupa kung kailangan na ng patubig. Okay. Pag yung dry na dry? Hindi naman sa dry na dry. Nangangailangan na yung tanim mo ng tubig. Yan.
patubigan mo na. Hindi mo na hintayin na mag-dry na dry. Oo. Before mag-dry. Before mag-dry. Pero ayaw rin niya ng sobrang wet. Ayaw din. Pero pag ganito, sandy loam soil, pag sobra, konti lang yan. Kasi sa ilalim. Opo. Weeding, ginagawa yan most of the time doon sa maliit pa siya. Oo, sa maliit pa siya, yan, umpisa mo na ng weeding. Mm-mm. Manual yan, sir, no? Meron na naman tayo sa vegetative states na ginagamit nilang herbicide for onion. Ah, meron may, din. Oh, may expertise na herbicide for onion. For onion lang. Mm-hmm. Meron yung pang broad leaves, meron yung pang sedges at grasses. Oh, I see. Yeah. Pero hindi yan organic? Hindi po. Hindi yan. Mm-hmm. Okay. So, what else, sir? Ano pang mga management sa onion? More or less, yun na yan. Oh, lahat na sabi na natin. Bottom line, dapat yung farmer laging farmer nandyan. Laging yan tinitingnan. Mm-hmm. Okay, sir. Balikan ko lang yung ano. Kasi ngayon, like the case of Pangasinan, case ng Nueva Ecija, ang daming infestation, di ba? Ang daming sakit. And ngayon, tumadami yung mga lugar na nag-i-explore ng onion. Ano ba yung number one criteria para masabi mo na, itong lugar ko, itong Ilocos Sur ay suitable for onion? Yan ang inano namin sa mga farmers. Kung palaging onion, after rice onion, after rice onion, sana in 3 bases, ilipat mo na rin yung pagtaniman. Para hindi mga peste na iipon yan sa 3 years executive. So kagaya nito, sabi ni Sir June, second time pa lang magtanim ng onion. Ano yung number one criteria para masabi ng farmer na pwede siyang magtanim ng onion? Una-una, yung sinabi natin na about the soil condition. The soil, okay. O, kung pwede para sa onion production o hindi. Mm. Kasi pag clay yan, hindi lalaki. Talaga. Malagkit. Oh, malagkit. Hindi lalaki talaga yung tanim mo. Kahit anong gagawin mo. Except kung lagyan mo ng maraming carbonized rizal. Amendments talaga. So, soil amendments. Which is, madugo yun. Magano yung structure. Magbago yung structure ng soil. So dito sa case na to na sandy loam soil. Oo, na medyo mabuhangin talaga siya eh. Mabuhangin. So ito yung perfect site. Elevation. Dapat mababa, dapat dito sa tropic area natin kasi. Okay na dito sa baba. Okay na. Kasi pag nataas tayo, medyo yung kwan hindi mahangin kaya katulad sa Baguio kaya hindi tayo makapakalaki ng kwan dyan, onion except yung onion leek yung leeks lang oo, yung kasi hindi mo kailangan ng bulb so yan kasi dito bulb kaya tropics area mababa kailangan ba define yung a place na kailangan define yung rainy season at saka summer kagaya ng Ilocos define yan di ba sir? Opo. Alam na alam mo kailan ang summer, kailan ang rainy season. Oh, kailangan yan para kung ano. Actually, entire the Philippines, mostly lang Ilocos region ang nagtatanim ng onion. But some area na ngayon sa Davao, nagtatry na rin sila. Pati yung garlic nila. Mm-mm. Kasi when I was in the private company, nag-lecture ako sa Davao del Norte about garlic production. When I'm still in Crop King Chemicals, kaya nagdala kami ng 2 tons sa Davao. Okay, kaya, material ang tanim. So, kaya ngayon medyo maganda ang nila ngayon, production nila sa garlic. Okay sir, anything else sir na kailangan malaman ng farmer natin? As far as onion, red, white, and shallot production is concerned? Una-una, yung pagtaniman natin, kailangan the best land preparation. Kung ano yung kailangan na lupa na pangbasal, yun ang ilalagay natin. Okay. So, kailangan mo ng macro at saka micro elements. Para na maganda yan. Nutrients. Pangalawa, yung pag-sowing.
Sa sowing, the right sowing, kailangan mo maganda rin yung gawin mong plot for sowing purposes. Pangatlo, kung ano yung kailangan na ilagay mo para maganda yung tubo. Kasi based on our experience with my farmer leader, kailangan mo ng kanyon, glute, ano sa lupa para lahat sabay-sabay yung pag-germinate. So after germination, tanggalin mo na yon, yun proper na patubig. Hindi mo kailangan basang-basa yan pag-sowing mo. So after that, makikita mo na kung paano yung kaganda yung seedlings mo para alam mo kung kailan ka mag-transplant. Okay. So lahat yan, susundin mo from sowing, land preparation, up to transplanting. Then at vegetative stage, kung ano yung kailangan mo, kailangan ng halaman. Tanim mo, makikita mo naman kung nandiyan ka palagi. Umiikot. Mm-hmm. Pag nagtanim ka, hindi mo iniikutan, walang mangyayari sa tanim mo. So, okay. Kailangan na take care, love, and care, kung sabi nila eh. So, yun ang ano ng mga tanim natin. At sa kaminsan, may yung sabi nila ng mga old age na kailangan kakausapin yung mga tanim mo. Totoo yan? Yes, sir. Ayun. Kaya sa akin, na pag galing ako sa office, nandun ako sa farm ko, tinitignan ko yung life cycle ng mga insect pests. Kung ano yung nandoon, kung ano talaga yung ilalagay mo para hindi sila sisira. Yeah. Ganun din, sir. Okay, Sir Tito, yung mga, I'm sure marami rin gustong magtanim ng onion dito sa Ilocos Sur. Paano makokontak ang OPAG o kayo, sir? Actually, as a provincial HPCDP coordinator, marami kaming kasamahan per municipality. Okay. Na HPCDP coordinator din at municipal level. So, most of the time, meron kaming mga contact yan. Kung saan yung talagang hindi nila kayang isolve yung problema dyan, the group of the OPAG pupunta dyan. Pupuntaan sila. Yan ang ano namin. Kahit Sabado, Linggo, or holiday, kung kinakailangan. Kasi nasa extension worker tayo. Okay. Hindi natin inaano yung, ato na yung oras. Sa amin lang po. May ano ka ba, sir? May phone number ka bang pwedeng i-share? O... Meron po. Good for 24 hours. Ayan, sir. 0965-135-4059. Ayan. Tito Batil. Ayan. So, Sir Tito. Opo. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat, sir, sa pagbisita niyo sa Ilocos. Yes, sir. Sana tuloy-tuloy ang coordination natin. Yes, sir. Para ma-develop lahat ng kailangan in the province of Ilocos and other provinces. And other provinces. Yes, sir. Okay. Okay na tayo? Ano, Sir June? Okay. Bong. Ay, Sir Bong. Buhay magsasaka. Ang buhay ng farmer, talagang yan na. Farmer. Kaya, kaya palaging kasama ko sa grupo itong trainer ko. Far. Sa pagpa-farming talaga, sir, haluan mo ng konting lifestyle. Opo. Kasi para hindi lang doon sa crop umaasa. Sa crops ka umaasa. May mga technique din yan na gagawin ng isang... Para umangat naman yung buhay mo na yung magkaroon ko ng extra na... Gaya sa akin, itong area na ito, nabili ko na wala sa pangarap. Di ba? Oo, nabili ko na wala sa pangarap. Basta nagtrabaho lang tayo na ng trabaho, sir. Tapos, nandiyan. Nung, kung hindi sana tayo tinatamaan ng mga ASF noon, kasi nagkakarga ako dito ng noon, yung patenin ko na sa 300 na dati. Pero kung clear na ang ASF at pwede na ulit magbababoy ka ulit? Magbababoy siguro, kaso nga lang, ang madugo na yan, yung kung saan na tayo kukuha ng pangpuhunan. Pangpuhunan. Kasi malaking bagay yan na ano. Sa isang inahin ngayon, sir, yung F1 nasa 105,000 na, 120,000. Ang inahin mo F1. Kung magkarga ka ng sampo,
1.2 million, wala pa yung pagkain. Hindi pa manganganak kagad yun. Ganyan yung talagang pag magbaboy ka na, mag-alaga ka ng ano, may dugo. Pag talagang mag-alaga ka ng baboy na ano, sir, kahit yung pagtananim ko na ito, mga F1 ang ginagamit ko. Mga F1. Mo. Mga F1. Kaya, ang sistema talaga is, ang isang farmer, malikot yung pag-utak eh. Mm-hmm. Yung pinaka-debest na gawin. Malikot yung pag-utak mo. Then, more on work. Mm-hmm. Huwag yung kwento-kwento lang. Uh-oh. Ayan. Ano ba yung... Tingnan mo yung mga lumang tractor na ano, ginagawa ko siyang imbes na ano. Ayan, yan yung pang-level ko sa lupa. Uh-oh. Yan yung pang-level ko. Ito, kumbaga, itong mga tractor na ito, binili ko lang is na parang buti landok na eh. Ayan. Tama yan, sir. Binili ko na pa, nasa... Parang binili mo sa junk shop. Binili ko ito na pang buti landok na. Pero ginagamit ko ito ng pang level ng lupa. Ganong kalikot yung utak ko. Saan ba nililevel mo? Yung ito mismo? Sir, itong diba mga lupa. Diba every 5 years lang naman yan? Hindi. Every kasi ang elevation ng lupa mo, sir, maswerte ka kung yung buong isang ektarya, hindi mo makuha yan ng isang pasada lang. Kung talagang i-perfect mo. Land prep, before ka magtanim. Ito yung nakasumbers na sa tubig. Para level na level yung tubig. Hindi mo makukuha sa isang pasada lang yan, sir. So, ganun yung ginagawa ko sa buhay. Yun yung sikreto ko na. Sa ibang mga farmer na madalang mo na ano yan. Pero Sir Bong, salamat nanunod ka ng agribusiness. Hindi lang ako nag-like at saka nag-subscribe. Pero i-subscribe na kita. Ayan. I-subscribe na kita. Kaya magkita muna tayo, baka mag-subscribe ha? Ganun ako eh. Alam ko na, baka kung nag-sub. Sa totoo lang, nanunod ako, wala akong sinasubscribe. Basta na mo nang play lang. Ewan ko lang kung anong napipindot ko doon kasi hindi naman tayo talagang bihasa sa mga ganyan na trabaho. So, nice meeting, sir. Thank you very much. Sir, salamat po. Apo. Galing din sa inyo. Para sa mga people and food. Pero naman para sa 4-H, pero naman sa RIC. RIC. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.